Panginoon. Uri po ang ating Diyos sa ating pong ikwalong gabi ng ating pong sama-samang pagdaraos ng gawain po natin ng sambang gabi. At ilang gabi na lamang po o ilang panahon na lamang, ilang araw na lamang ay pagdiriwang na po natin ang Kapaskuhan. Kaya isang mapagpalang Pasko po ang aming pong magbati sa inyo po dyan. Mula po dito sa Sariyaya. Salamat po at maraming salamat din sa inyong pakikibahagi sa ating gawain ito. Talag ko po na sa bawat gabi na tayo po ay nagsasama-sama sa gawain ito ay mayroon pong iba't ibang pangungusap ang Panginoon, pagkilos, Panginoon sa bawat bahagi ng ating pananambahan, sa mga patutuo, sa mga special numbers, sa mga pag-aawitan po natin. Alam ko na ang Diyos ay kumikilos lalong higit sa pagbabahagi ng kanyang salita at ganun din yung mga trivia. Marami po mga paraan ng pagkilos ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa gawain ito. Ngayon naman po ay nais ko po na ituloy natin ang ating pong pagbibigay ng pansin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nung una nga po akong tumayo, unang gabi, ang binigyan ko po ng pansin ay yung ating pong tema na The Glory Has Come. Binigyan ko po na pansin yung unang mahalagang katotohanan mula po doon sa phrase na ito na The Glory Has Come. And the first important truth na aking pong binigyan ng pansin about this is that the glory has come means God's gift of His presence. Yan po yung ating binigyan ng pansin. Christmas is about God's gift of His presence to us humans. Presence is a powerful or exquisite word. Ang opposite po ng presence ay absence. Pag sinabing presence, it denotes deep feelings of love, friendship, fellowship, and intimacy. Kaya yun po ang ibig sabihin niyan, yung presence. It speaks of belongingness and closeness. At yan po ang ipinakita at ipinahayag sa atin ng Diyos noong unang Pasko nang ipagkaloob niya sa atin ang kanyang handog ng kanyang pagsama sa atin o yung tinatawag natin kanyang presence. So God showed His deep love for us by giving us His gift of presence. And that presence abides. Ang sabi nga ng Panginoon, sasamahan ko kayo maging sa dulo ng, o sa wakas ng panahon. So, itong presensya ng Panginoon na ito ay talagang ikinumit niya sa atin that He will be with us even to the end of the ages. So, at nakita din po natin yung importance ng presence na ito, lalo na po nito nakaraang lockdown na kung saan talagang ginais po natin yung presence ng ating loved ones, ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na dahil nga po sa lockdown ay nalimitahan po ang physical presence ng bawat isa sa atin. Ngunit salamat po na dahil sa biyaya din po ng Diyos ay ito po, na gamit po ang internet, na kung saan nakita natin technology played a great part in bringing our loved ones and friends together to be present sa kahit na po virtually, pero at least para bang nakikita natin na present pa rin ang bawat isa sa atin. So napakahalaga talaga nung word na presence. Ang ating Panginoon, well, purihin ng Diyos na bagamat sa pamamagitan ng technology ay napapagsama-sama tayo. Pero alam niyo, pinupuri ko ang Panginoon na hindi pinili ng Diyos na siya ay tumahan sa atin sa pamamagitan ng technology o yung virtual lang ang pagsama ng Panginoon sa atin. No, sabi nga doon sa ating verse na pinag-aaralan sa John chapter 1 verse 14, sabi, the Word became flesh and dwelt among us. Sinamahan tayo yung presensya ng Diyos ay isinama niya sa atin. Hindi siya nandoon sa langit at virtually ay para bang yung presence niya ibinigay niya sa atin. Virtually hindi, kundi alam natin talaga na yung kanyang presence ay ipinagkaloob niya sa atin. So yan po yung ating binigyan ng pansin, the gift of presence.
nakita natin na ang presence ng Panginoon, kumbaga, nag-manifest sa mundong ito sa pamamagitan po ng kanyang glory nung dumating ang ating Panginoon nung unang Pasko. So God chose to be present with us personally, not virtually. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nakilala natin ang Diyos sapagkat pinakilala siya ng bugtong na anak. At hindi lamang naparito ang Panginoon para ipakilala ang Ama. Kundi alam natin ang talagang purpose ng Panginoon is para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At dahil dyan, ang sabi, the Word became flesh sa John chapter 1 verse 14 and dwelt among us. Now, pumunta naman po tayo sa ikalawang katotohanan patungkol po sa phrase na ito, the glory has come, kung ating team. And this time, ay ang pangalawang katotohanan na nais ko pong bigyan natin ng pansin dito is God's gift of His, sa una po ay the gift of His presence, ito pong pangalawa naman ay God's gift of Himself. Siya mismo, yung kanyang buhay mismo, ang nakita natin na ito po yung daladala na ibig sabihin ng the glory has come. Dumating sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos dahil doon sa kanyang presensya, at hindi lamang dahil doon sa kanyang presensya, kundi dahil po mismo sa pagbibigay ng ating Panginoong Jesus ng kanyang buhay para sa atin. At yan po yung ating pong bibigyan ng pansin sa oras na ito. God's gift of Himself to all of us. Kaya kapag tinignan po natin ang Pasko, kapag pinagdiriwang, inaalala natin ang Pasko, yun po yung makita po natin. Ang Pasko po ay ang paghahandog ng ating Panginoong Jesus ng pinakadakilang regalo sa atin. At yun ay walang iba, yung, kundi yung kanyang sarili. The glory has come, and the glory means the gift of the life of our Lord. Binigay niya yung kanyang buhay, His gift of His very own life for us, upang hindi na tayo mapahamak sa ating mga kasalanan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makihati sa kanyang kaluwalhatian. At yan naman talaga po ang buod ng Christmas message. Kapag tinignan natin from the Old Testament, ipinapahayag ang pagdating ng ating Panginoong Jesus na mayroong darating na manunubos. At ngayon nga po, inaalala na lamang natin ito sapagkat more than 2,000 years ago ay dumating na po ang ating Panginoon dito sa lupa at ipinanganak ng isang birhen, at ang purpose ay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Jesus, who was the Word and who was God, He dwelt among us. Kaya binigay ng Panginoon, hindi lamang yung kanyang presence, kundi mismo yung kanyang buhay ang ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Jesus had to take the form of human so that He could save us, yung tayo, yung human race, by His dying on the cross. Kailangan ng Panginoon na isilang, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagkasilang ay kailangan niyang mamatay upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Yan po sinasabi ng 1 Pedro chapter 1 verses 18 and 19. Alam ninyo kung ano ang tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak. Ang sabi ng verse 19, ang itinubos sa atin ay ang buhay ni Kristong inihain sa krus. So, yan po ang ibig sabihin ng Christmas. Ang Christmas ay ang paghahandog ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. He had to live as human katulad natin so that He could offer His life on the cross, mamatay para sa ating kasalanan, para tubusin tayo. Sabi nga, Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Kaya makikita po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos dito na pinapahayag sa atin, na hindi niya in-spare ang kanyang bugtong na anak para tumanggap ng lahat ng kaprosahan. God could have sent His angels, napakarami ng mga angels,
para siyang gawin niya na pwede yung tagapagligtas sa atin kung tutuusin. Kaya lang hindi ang angel ang requirement para sa pagtubos ng Diyos sa ating kasalanan. Kailangan kasi ng pagbububo ng dugo upang ang ating kasalanan ay mabayaran. At kailangan ng ibububo na kasalanan ay nananahain sa kasalanan ay blameless, walang kasalanan. Kaya sabi ng verse 19, ang buhay ni Kristo na hinihain sa krusya, siya ang korderong walang pati at kapintasan. Kaya the Lord Jesus is the only qualified sacrifice for sin. Dahil siya ang nabuhay, taong nabuhay, na walang anumang patik ng kasalanan at walang anumang kapintasan. Kaya siya po, at yun ang purpose ng kanyang pagkasilang upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Alam po natin na mula kay Adan hanggang sa mga sumunod na salin lahi, lahat po tayo ay nagkasala at walang qualified na tubusin tayo sa ating pagkakasala sapagkat tayong lahat ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Hebreo chapter 2 verse 14, kinailangan ng Panginoong Jesus ay maging katulad nating tao para tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Hebreo chapter 2 verse 14 nasabi, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao din si Jesus. So, kasi ni New World, naging tao. Ibig sabihin, mayroon dating kalagayan ng ating Panginoong Jesus at para iligtas tayo, ay kinuha niya yung ating kalagayan bilang tao. Naging tao siya katulad natin, may laman at dugo, nang ibig sabihin, may kamatayan. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay maibuko niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya, para maigupo ang Diablo na may kapangyarihan sa kamatayan, ang Panginoon ay namatay para tubusin tayo doon sa kapangyarihan ng kamatayan mula sa pangaalipin ng kaaway. Kaya, ang ginawa ng Panginoong Jesus, Jesus Himself, He offered His life. He is the greatest gift na tinanggap natin. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, ay nakumpleto po ang kaparaanan ng salvation na hinahanap para sa mga tao. Sapagkat ang kasalanan ay kailangan po mayroong pagbubuo ng dugo. At ang dugo ng Panginoong Jesus ay hindi higit ito doon sa dugo ng mga kordero. Ang ginamit na dugo para ang buong sanglibutan ay matubos sa kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Jesus na walang anumang bahid ng kasalanan upang sa pamamagitan ng kadalisayan at katwiran ng ating Panginoong Jesus tayo na alipin ng kasalanan at nandoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan ay mapalaya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So that's the gift of Jesus. The glory has come because Jesus gave up Himself for all of us. He came to give His life for us. Sabi nga po ng Mark chapter 10, alam ng Panginoong Jesus kung ano ang dahilan kung bakit siya naparito. Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be saved, but to serve and to give His life as a ransom for many. So alam ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundong ito. Ang mundong ito na nasa ilalim ng isang sumpa dahil sa kasalanan ay kailangan ng isang Savior, ng isang manlubos na makapagpapalaya sa ating mga kasalanan. At ang Savior na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At upang mailigtas tayo, kailangan niyang ipanganak na isang birhen, pagpapatunay na siya ay hindi galing doon sa halinlahi na makasalanan, kundi bagong lahi ang pagmumulan, lahing matuwid
At lahat ng mananalig sa kanya ay susunod yung kanyang katwiran ang dadalahin. Kaya yun po, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin upang sa pamamagitan ng pangalawang Adan na ito ay pagmulan ang panibagong lahi ng katuwiran. Sapagkat yung unang lahi ni Adan ay napailalim sa lahi ng mga makasalanan. Kaya makikita natin, the birth of Jesus is necessary upang iligtas niya ang fallen world. So, the glorious come means the gift of Himself, yung kaloob ng Panginoon na kanyang buhay. So, when we look at Christmas, dapat, pag tinignan natin mismo ang ating Panginoong Jesus, hindi lang natin siya titingnan doon sa kanyang kapanganakan, doon sa manger. Dapat tingnan natin ito, yung manger and then yung cross. Kasi yun po talaga yung kabuuan ng gospel. Jesus has to be born so that he could die doon sa kalagayan ng pagtutubos ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Kaya yun po yung makikita natin na maliwanag na dahilan kung bakit mayroong Pasko. At itong pagbabatang dadaanan o daranasin ng ating Panginoong Jesus upang mahango tayo sa ating mga kasalanan, all throughout po ay makikita po natin sa Biblia na ito po ay binibigyan ng pansin mula sa lumang tipan maging hanggang sa bagong tipan. At nais ko pong bigyan lamang itong sinabi ng Galatians chapter 1 verse 3 and 4 sa bagong tipan. Sabi, kung ano ang daranasin ng ating Panginoong Jesus, bakit siya na pa rito? Sabi, verse 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, verse 4, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So maliwanag po dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan ang purpose. Alam ng Panginoon kung bakit siya naparito. Para saan? Para ialay ang kanyang buhay. Para saan? Dahil sa kasalanan. Tayo po yun para tubusin tayo sa kasalanan. At ito ay pagganap niya sa kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya nga, inaalala na lamang natin ang Kapaskuhan. At kung meron man tayong dapat na alalahanin na dahilang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Sapagkat siya ang dakilang regalo ng Diyos sa atin. At ang ating Panginoong Jesus naman ay binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, ang sabi po sa NIV, thanks be to God for His indescribable gift. So, pansinin niyo po, hindi po indescribable gifts, kundi ang ginamit po ay singular, indescribable gift. Bakit po? Kasi ang tinutukoy po dito na indescribable gift ng Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang dakilang regalo ng Diyos na dapat po natin ipagpasalamat. Kaya po mayroong pagdiriwang ng Kapaskuhan at patuloy na inaalala natin itong ginawa ng Diyos na pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak at ang ginawa din ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. So Jesus Himself ang pinakadakilang regalo sa creation po, lahat ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, ang pinakadakilang regalo sa lahat na binigay ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, thanks be to God for His indescribable gift. Ang sabi po ni John Piper patungkol sa greatest gift na ito ng ating Diyos, ang sabi niya po, the best gift He can give me is not health or prosperity or happiness, but more of Himself, a blessing that can never be taken away.
So, dahil ang Panginoong Jesus ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, higit ito doon sa prosperity, higit ito sa kaloob na kalakasan at kalusugan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Sapagkat ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon para maligtas tayo ay mismo ang kanyang sariling buhay. So, yan po yung greatest blessing talaga na ibinigay niya sa atin ng mga makasalanan. Kaya, ang tanong, ganyan niyo po ba tinitingnan ang Kapaskuhan? Tinitingnan niyo po ba ang Kapaskuhan na dumating ang kaluwalhatian ng Panginoon na hindi lamang ang presence ng Panginoon ang dumating sa atin, kundi ang Kapaskuhan, nandun ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat ibinigay niya mismo ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay maluwalhati dapat na pagdiriwang. Hindi dahil kulang pa ng mga handa o anumang mga regalo na hindi sapat at tinatang mga regalo ay parang malungkutan. Hindi. Yung mga bagay na yan ay bahagi lamang. Pero dapat ay nandun na yung lubos na kagalakan sa buhay mo. Bakit? Kasi ibinigay na ng Diyos ang pinakadakilang regalo sa'yo. Wala ka nang mahahanap pa sapagkat ibinigay na mismo ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Thanks be to God for His indescribable gift. Nasabi nga ng Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa atin lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ng kanyang anak, hindi ba niya may pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? So, pansinin niyo po, kung hindi naipagkait sa atin ng ating Diyos Ama ang requirement para matubos tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin na minamahal niya? So, pinakita talaga sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig na para lamang tayo maligtas. Hindi niya in-spare ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, tayo, ang buong mundo, ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po yung ating Diyos. At makikita natin kung ang lahat ng bagay, sabi nga rin, hindi in-spare ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang sariling anak. Ano pa kaya ang hindi maibibigay ng Diyos sa atin? Sabi ng Psalms 84:11, alam natin ang Diyos, ang lahat ng ginagawa sa atin ay pawang mabubuti. Kaya sabi po, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Sabi po, pasin niyo itong last part ng verse. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. So, hindi po binibidhold ng Diyos ang mga mabubuting bagay para sa atin na kanyang minamahal. So bilang isang mananampalataya, Christmas really is meaningful. Bakit? Kasi po, ang Christmas ay nagpapaalaala sa atin ng presence ng Panginoon, ng glory ng Panginoon, at lalo higit ng kanyang sarili na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. And nothing, no other gifts can match God's greatest gift for all of us. Mismo yung kanyang bugtong na anak. Mismo ang buhay ng ating Panginoon Jesus. The gift of Himself for all of us. Kaya, every time po na tatanggap po kayo ng mga regalo, lalo na ngayong Kapaskuhan, be grateful and be reminded of God's great gift of Himself to you and me. Gawin mo na yung mga gifts na natatanggap mo, malaki man yan o maliit, maaaring hindi man yan yung gusto mo, pero maging reminder sa iyo yan, maging symbol na meron ka ng tinanggap na dakilang regalo mula sa Diyos. At yun ay ang mismong sarili ng ating dakilang manunod. Kapalit ng buhay niya, ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. That is God's greatest gift
for all of us. Ngayon, tanong, kung yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ano naman ang iyong tugon sa handog na ito na pinagkaloob ng Diyos para sa atin? Ano yung tugon mo? How will you respond sa kaloob na ito ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yung pagkakaloob ng Panginoon na kanyang sariling buhay sa atin. Anong kailangan mong gawin? Napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang tugon. Tatlong bagay po. Number one, ang nakita ko po ay dahil ito'y pinagkaloob sa atin, the gift of himself, ang pinakamainam natin gawin dyan ay to receive it. Or let's make a room for the Savior in our heart. Bigyan mo ng lugar, pinakamainam na lugar sa buhay mo, ang kaloob ng Diyos na manlubos. And ano ba ang pinakamainam na lugar sa iyong buhay na maaari mo maibigay sa Panginoon? Of course, walang iba kundi po ang iyong puso. So, ibig sabihin yan, give to the Lord the best place in your life. Ibigay mo yung pinakamagandang lugar, pinakamainam na lugar sa iyong buhay, sa ating Panginoon. At yan pong puso mo ang nais na Panginoon na kanyang tahan. Kaya nga sabi po ng Luke chapter 17 verse 21, at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya. So ang mga nananalig sa Panginoon, yung mga tunay na nananalig, alam niyo kung ano ang binigay nila? Yung kanilang puso sa Panginoon. At ang puso, yan po yung sentro ng ating, yung trono ng ating buhay. At kapag nakita mo na yung buhay ay binigay mo sa Panginoon Jesus, sinayaan mo na siya ang mag-ayos sa buhay mo. Definitely, ang ibig sabihin po niyan, ibinibigay mo na yung best place sa buhay mo para sa iyong manlubos. And when you make your Lord, when you make Jesus your Lord, makikita yan sa buhay mo. Hindi lang yan sinasabi. Makikita sa buhay mo na siya ay priority mo sa iyong buhay. Hindi mo siya gagawin huli o option lamang. Kundi ang Diyos ay uunahin mo lagi sa buhay mo. At nais ng Panginoon na pagharian tayo. Kaya nga sabi niya doon sa Unang Juan chapter 4 verse 14 and 15, sabi, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Pinapatotoo po ng mga alagad na naparito talaga ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng mundong ito. At ang sabi niya sa verse 15, sabi, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. So anong nangyayari kapag binigyan mo ng lugar ang Panginoon sa iyong puso? Ibinigay mo ang paghahari ng buhay mo sa Panginoon. Doon tumatahan ng Panginoon. Ang sabi, if anyone acknowledges, so kailangan i-acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo na siya ang anak ng Diyos, siya ang iyong Panginoon, at siya ang iyong sinusunod. Anong gagawin ng Diyos? Sabi, siya ay tatahan sa iyo. Pag kinilala mo ang anak ng Diyos, ang Diyos ang tatahan sa iyo. At ikaw ay kasama ng Diyos. So, napakaganda pong pangako ng Panginoon. Ang kailangan lang talagang gawin natin, mga kapatid, is for us to give room for our Savior na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Patulad po ng ginawa ng mga pantas, they made room for Jesus by worshiping Him, offering their presence and their gifts to our Lord. Tulad ng mga pastol, sa kabila ng kanilang kaabalahan, they made room for the Lord in their lives. Bakit?
Kasi Panginoon siya eh. Kaya talagang pinahalagahan nila ang Panginoon. So, ito yung dapat natin unang tugon sa pinagkaloob na dakilang regalo ng ating Diyos. Offer Him the best place of your life. Ano ba yung best place ng buhay mo? Yung puso mo. Ibigay mo yan sa ating Panginoon. Secondly, be grateful always to God for His greatest gift for you. Sabi nga po ng 2 Corinthians, yung binasa ko po kanina sa 9:15, ang sabi, thanks be to God for His indescribable gift. Kasi Apostle Paul, yun po yung kanyang ginagawa. Siya mismo, sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. So, bago pa man tumanggap ka ng mga regalo ngayong Kapaskuhan, at sa mga susunod pang mga darating na panahon na tatanggap ka ng regalo, set your heart to thank God first about your Savior. Tingnan mo muna yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Niligtas ka niya, pinatawad sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So yun yung unang-unang ipagpasalamat mo. Hindi yung mga regalo na natatanggap mo. Yun po ay mga bonus na lamang. Pero meron ka nang tinanggap na greatest indescribable gift from God. And that is the life Himself. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya'y namatay para sa atin upang ligtas tayo sa ating mga kasalanan. And lastly, share the indescribable gift that you receive. Ang nice ko pong sabihin dito is, let's not be silent about the greatest gift that we have received. Kung tinanggap natin ang mabuting balitang ito, itong indescribable gift na ito, na tayo ay nilinis, pinatawad ng ating manunubos na kahit tayo ay dapat parusahan. Kung naranas natin ito sa ating mga buhay, then huwag kang tumahimik. Kung naranasan mo sa buhay mo na niligtas ka ng Panginoon, tinanggap ka ng Panginoon sa kabila ng iyong kasamaan, kasalanan at pinatawad ka niya, do not be silent about God's acceptance of your life. Tinanggap ka niya, ipagpasalamat mo yun. Tingnan mo yung katulad ng Samaritan woman. Nakita natin, this woman, she cannot contain herself na tinanggap siya ng Panginoong Jesus. Anong nangyari? Pinahayag niya doon sa mga kapitbahay niya, sa mga kakilala niya. Hindi siya tumahimik. Pinahayag niya ng may kagalakan yung ginawa ng Panginoon na pagtanggap sa kanya. Kaya kung tinanggap mo ang dakilang regalo ng kaligtasan mula sa Panginoon, anong kailangan mong gawin? Ipahayag mo din sa iba na hindi pa nalalaman na sila din ay mayroong dakilang regalo na naghihintay para sa kanila. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa mga taong yun, katulad ng babaeng ito at katulad ng ibang mga alagad na pinahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan na kanilang tinanggap. Do not be silent about this truth that you have received God's indescribable gift. Share the good news. Ipahayag mo ito. Let us be a witness sa mga dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay. Katulad nga po ng mga alaga, ng mga pastol, sabi ng Luke chapter 2 verse 20, ano po ang nangyari nung itong mga shepherds na ito ay dumating doon sa Bethlehem at nakita ang ipinanganak na manunubos. Sabi, nung umuwi sila, sabi, verse 20, the shepherds returned. Umuwi sila. Ano po ang ginawa nila? Sabi, they returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Hindi nila makontain yung kagalakan na yun. Kaya naman lahat ng mga bagay na nakita nila, they kept on praising God, glorifying God. At pagka nagpupuri ka sa Panginoon, hindi ka magpupuri ng tahimik. Hindi ka mag-glorify sa Panginoon na parang walang dating. Of course, matutuwa ka, ipapahayag mo, asabihin mo sa iba yung ginawa ng Panginoon. At yun ang dapat mong gawin bilang pagkilala sa tinanggap mong dakilang regalo mula sa ating Diyos Ama. Ang regalo ng Panginoon
yung kanyang sarili mismo na tinanggap mo upang sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay na inialay para sa iyo ay magkaroon ka naman ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Do not be silent, but share this indescribable gift that you have received. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. Now, mga kapatid sa Panginoon, salamat po sa dakilang regalo na ito ng Panginoon. Tunay nga na ang Pasko ay maluwalhati natin ipagdiwang. Sapagkat nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ang dala nito ay kaluwalhatian. So, it is not, kung sabihin na natin dito, nakadepende doon sa kung may handa ka man o wala, may regalo man o wala, hindi. Dumating ang Panginoon na dala-dala ang kaluwalhatian. So, let's celebrate Christmas doon sa katotohanan na yun, that the glory has come, sapagkat dumating ang manunubos. At ang manunubos na ito ay pinangako yung kanyang presence sa atin. Sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng wakas ng daigdig na ito. At ang pangako niya, hindi lamang niya tayo sasamahan, ibinigay niya mismo ang kanyang buhay bilang patunay na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mayroong kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya inialay niya ang kanyang buhay, the gift of himself. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po ang mahalagang katotohanan na dapat po magbigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin about Christmas. The glory has come. It is about the presence of God, and it is about the gift of himself for all of us upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.